Gabi sa alas 6 kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksplosibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IC sa alas 6. Dahil rito, ikaw ay tiyak na magiging wise. IC sa alas 6. Kumusta na po? Good morning, Philippines! Ayos ba tayo, Enero? Ayos na ba? Ha? Ayos na ba? Ayan, okay na! Mukhang meron tayo. Minumulto yata tayo, ha? Sabagay, ano pa rin ngayon? Ghost month pa rin po, August 17, 2021. Alas 6:00 na po na umaga. Pasensya po, ha? Medyo nagkakaroon talaga tayo ng technical difficulties. Hindi po maiwasan, Dremo. 2 minutes na lamang po bago tayo mag-ere. Bigla ho nawala yung aming pong internet connection po dito. Talaga naman itong mga telcos talaga natin, no? Hindi pa rin po talaga nagbago sa kanila pong napakasamang servisyo talaga. But anyway, tuloy po ang buhay. Tuloy po ang ating pong show dito po sa IC Salasay, sa DWIC. Good morning, Philippines. Kumusta na po? Kumusta na? Kumusta? Hoy! By the way, siguro simulan po natin ang ating pong usapin tungkol po dito sa napakarami pa rin pong kaso ng COVID-19, no? Katunayan, ito, pinakikita ko po sa inyo ang 3-day data mula po sa Department of Health. Nakikita ho ninyo, 3 araw na ho tayong nasa 14,000 cases per day. Noong pong Sabado, nakita ho ninyo ay nasa 14,229 po tayo. Noong pong Linggo ay nasa 14,749. At nito naman pong Agosto 16, kahapon, as of 4 p.m. yesterday, 14,610. Bahagyang bumaba. So makikita ho ninyo yung pong percentage of infection. Ito pong tinatawag nilang porsyento ng mga nagpo-positibo. From 24.9% noong pong Sabado, abay, bumababa na ho tayo. Ha? Pero ang babaho niya ay katiting lamang. Ha? From 24.9 kahapon ay 23% na lamang. So, pagpasalamat ho natin ho yan. Dahil nga ay nakikita natin na may epekto talaga, ha? Ito pong pagsasailalim po sa atin ng enhanced community quarantine, hindi lamang po sa NCR, kundi po dun po sa mga lugar na itinuturing pong high risk. So maganda po yan. Ha? At least, makakahinga tayo ng maluwag at hindi po tayo magkakaroon po ng problema in the long run. Dahil nga ho, kapag yan po ay patuloy na tumata, sabi ko nga, kapag yan po ay mag-maintain po sa double digit, ha? Pag diyang umabot po ng 30%, naku po, magugulat na lang ho tayo na makakarating ho tayo sa pinakamataas pong antas ng number of cases by kung kunyari 30% po ang percentage na nagpositibo, abay pwede tayong umabot po ng sa isang araw ng 20,000 per day, ha? 20,000 na positive cases per day. Yan po ang kinakatakutan po natin. So dapat, ang isipin po natin na dapat we need to contribute something. Hindi lamang pong gobyerno magbibigay po ng solusyon dito sa problema po natin sa COVID-19. Tandaan ninyo, ha, ito pong numero na ito, ha, 14,000 plus cases for the third straight day na po yan, ha. Hindi po nagbabago. Bagamat kailangan po ibababa po natin yan. Pero napansin din po natin na bumababa na po yung positivity rate. Pero still, nasa 23% pa rin po tayo. Ito ay fourth straight day na po natin na nasa 23-24 ang numero ho niyan. So yan po ang average ngayon ng positivity rate. So kailangan po natin ibaba. Number of active cases po natin. Nakita ho ninyo, 106,672. Yan po'y pinakamataas mula po nung April 22. So dapat talagang ibaba na ho natin ho yan.
So makikita natin per region, sino ho bang nakapag-contribute po na marami pong kaso of new cases. Ito, as of August 16, napapansin po ng Department of Health ng NCR talaga ho ang may napakarami pong kasong na itatala. Which makikita ninyo dito sa graphics, NCR, 4,071. Ang Calabar Zone Area, Region 4A, 3,232, hindi po nakakalayo. Ang Region 3, Central Luzon, 1,903. Ang Region 7, sa Central Visayas, 1,181. At maging ang Region 10, 727. Ito siguro po yung nasa Northern Mindanao, no? Parte po yan ng Northern Mindanao. Tapos mga top areas of new cases. Tako, Cavite, Laguna, Quezon City, Bulacan, at maging ang Rizal. So yan po mga areas na yan. Yan po ang tinututukan ngayon ng ating pong pamalaan at maging po ng IATF na dapat po ay siguro mga LGUs, mga local chief executive ay kailangan po talagang paigtingin pa ang mga measures on how to lessen the number of new cases po dyan sa inyo pong lugar. So talagang malaki po ang pasanin ng ating pong mga local chief executive kung paano ho nila talagang mapababa po yan. Hindi ho natin batid kung ito ho ba'y talagang epekto na ho ng mga iba't iba po mga variants of concerns na pumapasok na ho sa ating bansa. Kahapon, nagsalita po ang ating pong Philippine Genome Center sa pamamagitan po ni Dr. Cynthia Saloma. Siya po ang head po dyan sa ating pong laboratorio na gumagawa ho ng biosurveillance at sequencing po sa mga samples po na nakukuha randomly sa mga areas kung saan po mataas po ang kaso po ng COVID-19. At ang kanya pong nabanggit sa briefing kahapon po kay Secretary Harry Roque, yan po sa Malacanang at sa Davao nga palo si Secretary Roque, no? Pero based sa briefing, ang sabi po ni Dr. Saloma na ito na daw pong Delta variant ang predominant na ngayon pong variant of concerns. Ibig sabihin, nalalampasan na po niya ang bagsit at the same time yung dami ho na mga tinatamaan po ng Delta variant. So talagang dapat po tayong mag-ingat ngayon. Na ito po yung datos na ating pong nakalap batay po sa surveillance report. Ito po ay as of the August 12. Pero meron pong latest dito, hindi lang pala po alpha, beta, delta, gamma at lambda ang naitatala po dito po sa ating pong bansa. Meron rin po sila mga na-sequence po na Hong Kong lineage, meron pong Brazilian lineage, may European lineage. Diyan po nakikita natin, no? Kung kita nyo, kung yung alpha ay UK lineage, ang beta naman ay South African lineage, ang delta, yan po yung Indian lineage, yung po na-discovery po yan. At kahapon, kinumpirma nga o, ng ating pong PGC na meron na po tayong lambda. Ito po ay galing po sa Peru. Bagamat isa lamang po ang kaso nito ng lambda, siya po ay kinukonsider na variant of interest. So far, ito na po yung mga porsyento kung ilan po ang percent to total ng mga nasuri ho ng PGC. Medyo maliit pa ho yung numero, no? Sa kabuuan na meron pong 11,173 ang nasuri po. So ibig sabihin po niyan, patuloy po silang gumagawa ho. Pero ang aking pong comment nga ho dito, sana po ay damihan po ninyo yung laboratorio para at least hindi po tayo random dahil nga kapag dumarami po ang mga tinatamaan po ng iba't ibang klase po ng variants, it's better for us to put siguro mga malalaki po mga laboratorio sa mga areas po na meron po mataas po na kaso. Siguro sa mga key city siguro po ng ating pong ng ating pong bansa. Siguro simulan po ninyo sa kung sa Visayas, maglagay kayo sa Visayas sa Cebu City, 'di ba? Maglagay po tayo sa Cebu City ng PGC, Visayas hub. Tapos sa Davao naman, kung sa Mindanao, Davao City. Ang gawin po ninyong sentro ng inyo pong laboratorio. Dahil nga ho, sa kasulukuyan, isa lamang po ang ating pong biosequencing laboratory kundi dito po sa Metro Manila. Pinapadala pa ho, biray mo? Tinatransport pa ho yung ano, no? Yung pong sample. Oh. So yan pong problema ho natin. Anyway,
Nasa linya ngayon po si Dr. Ted Hermosa para hingan-hautan natin ang ano pong update para po alamin ho natin kung nasa na ho tayo, may epekto ho bang ECQ at ano ba ang mga dapat po natin gawin para mapigilan po pagdami po ng kaso ng COVID-19. Dr. Ted, good morning sir again. Good morning Alex at good morning sa mga nakikinig. Opo, at kahapon na nabanggit nga po na medyo tumataas pa rin po tayo sa mga numero, no? 14,000 pa rin ang tawag nito, daily cases po natin, Doc Ted. How can you interpret that, sir? Okay. So the 14,000 sa buong bansa yan, ano? Pagka binrate down mo yan at tinignan mo yung sa NCR, yung sa NCR, mas konti na, parang 900 lang from the day before. So parang it's lower. Yung dami ng kaso ngayon ay sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kasi iba yung surge, yung ating outbreak ngayon. Ang cases, maraming lugar na nagko-contribute. So, ang lockdown natin nasa NCR, 'di ba? Nag-ECQ tayo dito sa NCR. So, yun yung pag doon mo binrake down, pababa siya. So may konting epekto na yung ECQ na ginawa natin. At sana magtuloy-tuloy na yung pagbaba ng numero ng kaso dito sa NCR. Oho, dahil nga ho, 3 days na po tayo na nasa 14,000 po, Doc Ted, no? Hindi kaya to senyales na itong mga variants of concern ay talaga ito po yung namiminsala na ho sa atin po? Correct. Oo, ako, ano na ako, talagang Delta na ang nagko-contribute dyan sa number of cases. Of course, hindi natin ma-determine. As you said, yung nasi-sequence naman natin, maliit na porsyento lang noong mga samples. Yes. So, pinoproject lang natin na kung ganun, nasa 800 ba, 900 na yung Delta. As nasa 2,000 yata yung sa ano. Pero ang bilis humabol nung Delta. Kasi a week before, parang halos wala yan. Tapos ngayon, parang of the samples, parang more than 40% na nung sample ang Delta ang contribution. Oho. So ibig sabihin ang predominant na variant of concern ay itong Delta ano na no. So ibig sabihin nito sir, matutulad ba tayo sa Indonesia nito kapag hindi ito napigilan sir? At paano ba ito mapipigilan? Actually hindi pa siya parang predominant ano kasi parang mas marami pa rin yung Alpha at Beta no. Pero ang bilis niyang tumataas, di ba? Parang, so I think in a few more weeks, yan na siguro ang predominant na variant. Pero yan yung nagko-contribute ng pagdami ng mga kaso natin, yung transmissibility ng Delta variant. Paano siya pipigilan? Pareho rin, Alex, yung gagawin natin eh. Wala namang pagbabago o dinagdag yung pa rin, yung mask, hugas, iwas at saka bakuna. It's the same principle. And then, ang pinaka-effective dyan talaga, yung ano natin, yung ECQ na stay home para mapabagal yung transmission. So, itong mga kasong dumadagdag at pumupuno sa mga ospital ng NCR, yan ay mga na-infect yan mga 1 week ago pa eh, bago tayo nag-umpisa ng ECQ. So, I do hope maramdaman na kasi usually mga yung huli nating ECQ yung nitong last March, April, mga 10 araw bago bumaba yung mga kaso natin noon. So nandun na tayo ngayon eh. Parang mga pang 11th day na tayo, di ba? So baka bantayan natin at dasal tayo na ito na ngayon at umi-epekto na at wala nang masyadong bumaming kaso. Opo, Doc Ted, what is alarming today, nasa household nung ngayon ang transmission ng sakit po, no? Marami pong nahawaan at mahirap ngayon po ngayon dahil nga kung gusto mong dalhin ang isa pong pasyente na positive sa COVID-19 ay parang tumatagal po dahil minsan punuan ang mga ospital at nananatili po yung pasyente sa isa pong tahanan kaya nahahawa po yung lahat po ng mga kasama ho niya. That's true, no? When you have ganitong kagayang behavior ng Delta na very transmissible, ang hawahan niya sa ating mga ano na, sa ating household, sila doon nagkakahawahan. Unlike, so ang measures natin like itong ECQ, parang
less effective siya. Kasi kahit naka-ECQ ka, kung nagkakahawaan kayo sa household, di ba? Tama. Dumadami pa rin yung kaso, nagmumultiply. So it's very important na bawat bahay-bahay, bawat household, talagang pag may isang na-expose, talagang dapat naka-quarantine, no? Yung may pinost nga ako sa aking social media, yung ginagamit ng UC3Bs para mapaliwanag sa tao na pag ikaw ay na-expose, kailangan talaga mag-quarantine ka, isolate mga 10 araw until wala kang symptoms or magpa-test ka. Which means pag nag-positive ka naman, eh yung 14 days. In fact, sa Delta, ang viral shedding hanggang mga longer, 18 days, mas mahaba kaysa doon sa Beta at saka Alpha. So, very important na mas talagang safe ka na bago ka lumabas kung ikaw ay na-expose. So, yan ang difference, no? Kaya, ang bilis ng hawahan ng mga bahay. So, sana maintindihan ito ng mga kababayan natin at talagang strictly i-follow itong quarantine rules pag ikaw ay na-expose at ikaw ay naghihintay ng resulta ng test. Ganun. At huwag na mag-ikot, huwag na gumalaw. Oho. Ano ibig sabihin po, Doc, ng viral shedding? Para maintindihan lang po natin mga kababayan. Ah, okay. Yung viral shedding kasi yung period na pwede ka pa rin makahawa. So nakakapaglabas ka pa rin ng virus, no? Diba? Nahahawa ka. May period ka na nag-incubation period, yung wala kang nararamdaman. Tapos yung period na symptomatic ka. At gumaling ka na, no? Nag-convalesce ka na. You are well na. Pero nagsished ka pa rin ng virus. So, ibig sabihin, no, nakakahawa ka pa. So, ang estimate dyan longer, no? Yung sa iba, parang mga 14 days lang yung previous. Ito parang as much as 18 to 21 days may nagbabiral siya. So, magaling ka na, di ba? Naka 2 weeks na, 3 weeks na, nang hahawa ka pa. So, may chance na makahawa ka pa. Yun yung ibig sabihin, no? Oho. Okay, pakiulit ngayon na Doc Ted, yung sinasabi ho ninyo na ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin, lalo-lalo na po kung kayo po ay feeling ho ninyo na meron ho kayong dala pong virus. Okay, so pag na-expose tayo, very important, wari, na-expose ka sa isang taong positive, very important na hindi ka na mag-iikot, no? Magka-quarantine ka na. Ang tawag natin doon, yung habang suspect ka pa, magka-quarantine, pag ikaw ay positive, isolate. Pero pareho lang yon. Ibig sabihin nun, magkukulong ka, hindi ka na makikihalobilo sa ibang tao. So, make sure na hindi mo na mahawal yung ibang membro ng household mo. So, ibig sabihin nun, stay at home. Pero abang nasa bahay ka, wala ka ng contact din sa ibang kasamahan mo sa bahay. Nandun ka na lang sa isang kwarto at naka-quarantine ka. Ngayon, pag nagka-symptoms ka, ay magpa-test ka na. Kung wala ka naman symptoms, mga 5 araw, magpa-PCR ka na rin para sigurado ka. At kung negative naman to, kompletuhin mo lang yung 10 to 14 days na quarantine. Oo. At importante pa ngayon, is it compulsory po ba, Doc, na dapat kahit na kayo'y nakatira sa isang bubong, eh dapat bang naka-face mask na ho tayo? Parang panigurado. Well, ako, ventilation pa rin ang very important. At saka yung, well, kung merong problematic na ano yung parang na-expose na may symptoms, palagi ko dapat naka-face mask ka. Para na, makakabawas din yun sa paghawa. Kung ikaw ay highly suspect na baka nahawa ka or kung umuubo-ubo ka na, may sore throat ka na, ay dapat mag-mask ka na para maprotektahan mo yung ibang kasama mo sa bahay. Okay. At doon naman po, ano ang latest po ngayon po sa ating pong vaccine, sir? Ilan na ho ba ang nabakunahan na administer ho natin? At nasan ho ba tayo? Ma-reach pa ho ba natin ang target pa rin natin, Doc Ted? Yeah, parang nasa 40% na tayo sa NCR, no? Sa mga nababakunahan. So tuloy-tuloy, no? Medyo bumagal lang nung weekend. May mga bakuna pa rin tayong mga dadating. Marami yata itong dadating sa Thursday. Ano? Mga parang 3 million doses yung arriving on Thursday. So that's good news. No? Sa mga nabakunahan naman, nasa 26 na ba tayo? 26 million na. Parang 12 27. million.
ano, 27 na ba? 27. Opo, 27.8. 15 opo. At 12 million, di ba? 15 million ang ating first dose, 12 million na ang nabigyan ng full 2 doses. So that's actually good news, no? Malaking malaking bagay 'yon na dumadami ang pagbabakuna at ang dami pa ring nagpapabakuna sa mga vaccination center. Tuloy-tuloy, no, ang pag-vaccinate natin. So malaking yan malaking tulong talaga yung bakuna this year. Kasi nga yung report sa akin ng Philippine General Hospital, talagang 80% ng nasa ICU, 80 to 90% ay unvaccinated. So yung nagiging critical po ay talagang yung hindi pa nabakunahan. At parang mga 10% lang yung partially vaccinated or may fully vaccinated, pero nung tinanong ko naman yung nasa ICU na fully vaccinated, eh meron siyang ibang sakit. Meron siyang immunocompromise o hindi maganda rin ang siguro hindi nag-kick in talaga yung kanyang vaccination kasi nga merong immune deficiency. Yun. So, Doctor, I can attest to that na kapag ikaw po ay unvaccinated, hindi ka pa fully vaccinated, talagang ahantong talaga sa severe case talaga, Doctor, no? Oo, meron ding report sa US, sa iba't ibang state sa US, parang ang laki, 28 times ang difference ng vaccinated sa unvaccinated na na-ICU at namamatay. So talagang may mga data na tayo sa real world na talagang napoprotect niya yung mga individuals from severe illness. So nagiging mild na lang. Kung ma-hospital ka man, kung vaccinated ka at nag-positive ka, mild ka naman, uuwi ka rin in a few days. At least hindi ka mapupunta sa morgue. Pero pag unvaccinated, talagang may chance magiging critical at mauwi ka sa morgue, hindi sa bahay. So very important talaga yung vaccination and it seems very effective yung benefit niya. Kahit ito experimental pa, talagang pinapakita yung benefit ng pagbabakuna. Ang kalaban na lang natin talaga itong mga variant, no? Sabi, di ba sa report ng Philippine Genome Center yung Lambda variant? Yung Lambda variant of interest lang yan, no? Hindi siya, mas nakakatakot pa rin yung Delta because of its transmissibility. Pero yung characteristic ng Lambda, siya yung nakaka-escape, vaccine escape. So parang siya yung characteristic na 2 doses na i-infect ka pa rin ng ano, noong Lambda. Pero sabi nila, pag merong Delta at Lambda nagsama sa isang community, nagpipredominant pa rin yung Delta. Hindi nakaka-propagate yung Lambda. So... I don't know kung good news yun na may Delta na tayo na kahit nag-report ng Lambda, eh baka Delta pa rin magiging problem natin. Oho. Ang ano ko gusto kong malaman nga dito sa PGC, sa Philippine Genome Center, hindi daw nila matiyak kung ito po ba ay ROF o Returning Overseas Filipino o di kaya ay local transmission po ito or mutation. Paano ba natutukoy ho ba, Doc, pag ganun? Well, titignan mo kung sino yung tao at kung siya ay galing sa travel. Kung siya ay galing sa travel, returning overseas Filipino siya. So that means na-sample siya yung nag-quarantine siya sa hotel, di ba? Pagdating ng aeroplano, magko-quarantine ka sa hotel. On the fifth day, i-swab ka. Yan, yung mga sample na yan, karamihan yan pinadada sa Philippine Genome Center kasi nga, pinoprotektahan natin yung border natin. So kumita niya ng nakukuhang sample. Pero yan, magaling na rin yata yung nakuha na ng Lambda. Dito lang sure kung ROF siya o local community siya. Kasi pag local community, nakakabahala yon. Kasi saan ang galing yon? Kasi sa Peru lang naman ang galing yung Lambda. So na-expose to someone na nag-travel na hindi rin natin na-detect siguro. No? Oo, nalusutan tayo pag na-local. So verify natin yan, yung kung ano talaga yung istorya dyan sa case ng Lambda na yan. Kapag hindi kasi natukoy ho ng PGC po yan, Doc, ang naiisip ko tuloy, baka nalalanghap na lang ho natin itong virus at dumarating na po dito sa Pilipinas. Well, merong mga chance na you'll have what is called talagang doon sa community nag-mutate, no? And then nagkataon lang lumabas in the same. Pero mas maliit ang chance noon. The usual chance is it really comes from abroad.
yung nanggaling sa ibang bansa talaga. Pero possible din yun na magkaroon ka na ano. Di ba meron din tayo ng sarili nating variant na na-detect natin sa Cebu, yung Philippine variant. Ano yun, hindi naman variant of interest din yun. Na-detect din nila sa ibang bansa yun, sa Japan, sa UK. And some of them parang hindi naman yata nanggaling sa Pilipino. baka ganun din yung parang hindi rin malaman kung saan nagmula. So pwedeng local mutation din. Okay. Lastly po, with regards naman po sa vulnerability po ng mga kabataan, ano ho bang napag-usapan po sa NTF? Kailan ho ba sila mababakunahan, itong mga bata ho? Well, as of today, hindi pa po pumayag na bakunahan ng ating mga bata, no? As of now, ang approved lang kasi nating bakuna na pwedeng gamitin for children is 12 years old and above. So ibig sabihin nun, wala pa tayong bakuna available sa bata below 12 years old, no? So if ever ma-approve ng National Immunization Technical Advisory Group, yung NITAG na gumagawa ng polisiya, kung ma-approve man, ang ma-approve lang ay hanggang 12, no? And ang ginawa ng ibang bansa, in-stage nila, parang 16 to 18 muna ang binigyan. Mm-hmm. At yung meron lang comorbidity. So yan yung isang paraan na pwedeng gawin. Ginawa na ibang bata, no? Tapos nung natapos nila yon, yung children with comorbidity, bumaba sila sa 12 to 15. So, pero yun, marami silang bakuna. Nakalampas na sa 40 to 80% na ng populasyon nila bakunado na. Ibig sabihin, yung mga iba ayaw na lang talaga ng ibang adult dahil may iba silang paniniwala, ayaw nila magpabakuna. Eh sa atin, mababa pa tayo, nasa 20% pa lang tayo sa vaccination na fully vaccinated. Marami pang gusto magpabakuna. Yun nga ang reklamo ng mga tao. Gusto namin magpabakuna, wala pang supply, di ba? Di pa kami ini-schedule. So, ako ang feeling ko, tapusin natin lahat ng adults kasi if the adults are vaccinated, mas less ang chance mahawa yung mga bata. Kasi yung mga bata, nahahawa din naman yan sa taong nagwo-work, di ba? Yung nanay or tatay malabas yung tatrabaho na inuuwi yung virus. So kung ikaw ay vaccinated, less ang chance mong makahawa kasi protected ka. Pero possible pa rin. Pero napag-uusapan ho ba sa NTF, may mga month ba kung kailan talagang pwede nang bakunahan po yung 12 and above? Wala pa? Medyo debate, ano Alex, no? Debate pa. Merong mga tao na gusto, meron tayong mga pinuno na pinupush talaga yung vaccination for the children kasi nga ang tingin naman nila eh, technically yung 70 million, ang adults natin nasa 68 lang. Opo. So that means we ordered enough vaccines and that we need to decide kung pwede na tayo magbigay sa children para maabot natin yung 70 million. Kasi parang kung adults lang, kung 18 and above, parang short of 70 million. So parang may mga nagsasabi, sama na natin yung mga teenagers para ma-protect sila. So, and then there's also the talk na paano tayo mag-face-to-face kung hindi natin ma-vaccinate to ating mga children? So that's another thing. Pero nag-declare na yata ang DepEd Secretary na no face-to-face pa rin for this coming school year yata. Opo. So, kaya ko tayo nagmamadali doon. Dok Ted, kaya ko po natanong yan dahil some of the private schools within NCR ay gumagawa na ngayon ng, ng mga survey sa mga magulang na if they will allow their children, ito po mga anak nila, especially po kung nasa high school level, na bakunahan. May mga ganun na po mga survey na ginagawa ngayon. So, most likely, baka malapit-lapit na siguro, sir, no? Oo, kasi yung mga pro-starting vaccinating the teenagers, ang target dyan, dapat mga September, nagbabakuna na tayo sa kanila. But ano talaga yan, yung science and benefit. Kasi ganito yung, siguro mapaliwanag ko, Alex, yung debate ko ay many doctors still are not in agreement. Kasi nga, yung mga pediatrician, sinasabi nila, although may mga namamatay, majority of the children, ang taas ng survival. Yung 99% pag nagka-COVID, gumagaling. So, when you have that level, tapos
pagbibigay ka ng bakuna na experimental pa, di ba? Tandaan natin na experimental pa itong ating mga vaccines, no? Hindi pa sila commercially available. Sila ay binigyan lang ng emergency use authorization. May risk, di ba? Meron naman tayo nakikita ng complication. Hindi ko naman i-deny yun na meron mga side effect. May iba, hindi maganda ang timpla ng bakuna sa kanila, di ba? Mm-hmm. May mga report pang parang namatay daw after the vaccination na inaaral naman at ini-investigate. So parang to the others, parang masyadong risk yun to prevent something na very mild sa children. Mm-hmm. So ang sinasabi nila parang hindi kailangan i-vaccinate yung children. Dapat talaga i-protect natin yung high risk group kagaya nung senior at yung mga may comorbidity. So if ever i-approve sa bata, doon sa batang may comorbidity, yung may sakit din na bata na high risk. So ito yung science diyan kung bakit sinasabi ng mga pediatrician hindi pa muna natin bigyan yung mga bata. Mm-hmm. Parang risk benefit ratio niya hindi naman ganoon kaganda kasi nga gumagaling naman lahat ng bata na nagkakaroon ng COVID. Mm-hmm. Okay, Doc, kung hindi pa sila pwedeng bakunahan at wala pang go signal from our higher-ups at sa ating pong NTF, yung po bang mga ibang mga bakuna like flu vaccine, pneumococcal? Opo, yan po ba ay isa po bang depensa para sa mga kabataan? We give those vaccines, yung influenza and pneumococcal to them kasi nga accepted na naman yan, ano? Tinatanggap na yan. And that prevents yung two illnesses na yun, no? Yung flu at saka yung pneumonia. So pwede namang gamitin yan, ano? We can vaccinate them. Hindi pa yan yung optional yan. Ang tawag dyan, optional vaccines. Hindi yan yung mandatory sa expanded program. Makagaya ng mga measles, chickenpox, mumps. Yun, talagang mandatory yun. Bibigay natin sa bata bago sila pumasok sa eskwela. So yan, pwede yan, Alex. We can give that. Malaking tulong din yan to protect spread of this mga influenza and pneumonia. So, okay. Doc Ted, thank you so much for your time dito po sa DWIC. Thank you for your thoughts and expertise. You. Thank you po. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Si Dr. Ted Herbosa po, ang special advisor po yan ng National Task Force. Marami po tayong natalakay sa kanya, no? At para at least mabigyan po natin ng kaalaman, impormasyon ang ating po mga kababayan. Siguro, ang recapitulate or to summarize everything, ang reminders ng siguro po sa ating po mga kababayan, ito po, madaling tandaan, ayon po sa Department of Health, siguraduhin po yung good ventilation po. At ituloy pa rin po ang inyo pong pagsusot po ng mask at iwasan po ang dikitan at maghugas po tayo ng ating po mga kamay. Huwag po ninyong hawakan ang inyo pong mga tawag nito, yung malapit po sa inyong mukha, yung butas sa inyong ilong, mata, bibig, yan po ang possible pong entry po ng virus na yan. At syempre, number two, get vaccinated. Complete your doses as scheduled. Huwag nyo pong kaligtaan po yan. At number three, kung kayo po ay may duda, when in doubt, isolate and quarantine yourselves para at least maligtas po at magiging safe po ang inyo po mga kasamaan po sa inyo pong mga tahanan. So yan po ang ilan po sa mga reminders natin sa ating pong mga kababayan. With that, magbe-break lang muna tayo. Alas 6:35 na po ng umaga. IC sa alas 6. IC sa alas 6. Kasama si Alex Santos. Okay, nagbabalik po tayo sa IZ sa lasai sa oras na lasai 38 na po ng umaga. Siguro balikan lang po natin ito pong usapin sa mga bakuna, no? Tama nga si Ma'am Nancy Remonde, ito sabi nga niya, no? Ay, good morning nga pala kay Ma'am Nancy, no? Sabi niya, ito i-post ko lang, dapat maglabas sila ng graph. Graph ito na ipinapakita na mas maraming nasa ospital at namamatay sa hindi vaccinated. Para sa ganun, ma-encourage sa mga nagdadalawang isip na magpabakuna. Lalo-lalo po, ito mensahe ni Ma'am Nancy doon po sa mga anti-vaxxers po natin. Actually, meron po ipinakita po si Secretary Eric Domingo ng ating pong Food and Drug Administration, FDA, sa kanya pong report sa ating po Pangulong Duterte kung nasaan ho ba
At ano ho ba ang bisa ho ng ating pong mga bakuna? At nasa ano ho ba? Ilan ho ba mga bansa ang gumagamit nito? At bakit yung pong mga anti-vaxxers ay patuloy pa rin pong ayaw ho niyang paniwalaan? Ito pong pinakita ho niyang graph, no? Ang COVID-19 vaccination po, bagamat ito po ay nasa emergency use administration, marami na hong mga bansa. Actually, oh, ito number of countries na ginagamit na pong bakuna is 183 countries. Ah? At ang total vaccines administered na po worldwide, bilyones na ho, 4.71 billion para sa kalaman po. I'm sure tulog pa ho kayo nung nire-report po to ni Yusek Eric Domingo sa ating pong Pangulong Duterte. Para at least malaman nun ninyo, ng bakuna ho, bagamat yan po ay EUA, yan po ay may visa, yan po ay nakakatulong sa atin. Hindi po yan pinapagamit po sa ating mga kababayan kung wala po yung visa. Dumaan po yan sa napakarami pong ano, trials, clinical trials. Phase 3, 3 phases po ang dinaanan po niyan. So lahat po ng mga vaccine experts worldwide ay sumang-ayon po na ito pong mga bakunang nakikita po natin ngayon available po ay yan po ay napatunayan pong epektibo. So remember these numbers. Number of EUA vaccines, meron na po tayong 21. Pero yun mo, 21, yun sa atin lang ho. Ang EUA natin dito na pinayagan pong magamit na ating pong mga kababayan ay 7. If I'm not mistaken, 7. Pfizer, hindi ko lang maano, no? Pfizer, AstraZeneca, siguro kunin ko yung listahan ko. Ito, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Janssen, Moderna, at the same time yung Sinopharm. So 7. Tama ako, di ba? Oh, giri mo na may memorize ko po yan. Ibig sabihin po niyan, yan po ay may visa. Ah? At hindi nyo dapat pong ipagkatuwa ho yan at baliwalain. Ah? Sa Pfizer pa lamang po ito. Sa ayon po sa FDA, ang Pfizer po, ito po ay approved ng 97 countries plus WHO. Pfizer to ha. Ang doses administered dito po sa ating po bansa, naku, kita nyo, 3.1 na ho. Marami na ho gumagamit po ng Pfizer-BioNTech. Ang safety info po dito, benefit outweighs risk. Watch out for rare cases of myocarditis and pericarditis. Siguro sa puso, siguro po ito. No? So ito po yung mga safety information po. O, dumako po tayo sa AstraZeneca. Sa AstraZeneca, ang approval po nito ay mula po sa 121 countries plus WHO. Ang doses administered na po sa Pilipinas, kita nyo, 6 million na po, 6.3 million. Marami-rami na po. At ito po yung mga safety info. Watch out for rare cases of thrombosis with thrombocytopenia syndrome. Ito yung sinasabi no, na nagkakaroon po ng blood clotting. Pero ito po ay na-address na po yan na natura pong pharmaceutical company. Pangatlo, ang Sinovac. Kita nyo naman yung Sinovac. Doses administered in the Philippines, nasa 19 million na po. At ang countries approved nito ay nasa 39 countries plus WHO. Ang kanila pong safety info, nana, wala. Nada, no specific safety concern. So maganda po ang Sinovac. Sumunod po ang Sputnik V mula po sa Russia. Approval nito ng 71 bansa. Ang doses administered nito dahil nga ho, pautay-utay pa hong dating ng supply nito mula sa Gamaleya is 350,000 pa lamang po. Ang safety info, information nito, contraindicated for use in pregnant and lactating women. Yun. So yan po ang mga safety info na binigay po ng Sputnik V. Dito naman po sa Janssen, ito po ay gawa po sa Amerika. Ang approval nito ay 59 countries, kasama po ang WHO at na-administer po nito sa Pilipinas, 3.2. Kita nyo yung detalyado po binibigay po ni Yusek Eric Domingo. Hindi po ito na natunghayan po ng ilan po natin mga kababayan dahil ito po ay nireport po ng ating pong FDA sa Pangulo. Kagabi lamang ho, alas 11 na ho ng gabi. So I'm sure tulog ho kayo. Kaya ating pong binibigay pong impormasyon nito para at least alam ho ninyo ano po mga benepisyo at ilan po mga bansa ang tumatanggap na po dito sa mga bakunang ating po binabanggit ngayon. Sunod, Moderna. Ito, marami-rami na rin po. 6-8 countries po ang nag-approve nito. At dito sa Pilipinas, nagsisimula na po at umabot na po sa 2.4 million ang na-administer na po ng bakunang ito. Benefit, safety info nito,
watch out for rare cases of myocarditis and pericarditis. Sa puso rin po yan. At yung panghuli, yung pong Sinopharm o mas kilala sa Hayat Vax. Approval nito, 60 countries plus WHO. Doses administered, 100,000. Ito po ay for distribution pa lamang po. Safety info, wala po. Walang dapat ikabahala po ang ating po mga kababayan po dyan sa Sinopharm. Okay? So yan po ang ilan lamang po sa mga information na nakuha ko natin sa FDA na dapat po nating ilahad po yan sa publiko. Para at least, yung po mga kumukontra ho sa bakuna, ay nako, kayo po ay nahuhuli na kayo sa balita. Ha? Kaya magpabakuna na ho tayo. Huwag na ho ninyong patagalin pa dahil importante ho na kapag kayo po ay fully vaccinated, sigurado po kayo po ay maliligtas po sa COVID-19 at less lamang po ang impact po ng virus na sakaling man pumasok po sa inyo pong katawan. Magbabalik po tayo, 6:44 na po ng umaga. IC sa alas 6. EWIC. IC sa alas 6. Kasama si Alex Santos. Okay, nagbabalik po tayo dito pa rin po sa IC sa alas 6 sa oras na 6:46 na po ng umaga. Oy, batiin na ho natin ha, sa mga nag-tune in ngayon. Isa na po si Ma'am Nancy kanina, no? Si Cesar Lopez po ay nandiyan pa rin po sa UK. Sabi niya, good morning pre, have a nice day, just came back from holiday. Kaya no signal, absent kahapon. Be well and keep safe. Okay lang yan, parikoy. Si Christian Elizalde, my buntag Lex, watching from UK. Ba, taga UK rin pala to si Christian, no? Ayo-ayo niya, amping-amping kanunay. Si Alsen Lopez naman po, sabi niya, good morning. Good morning, Philippines. Regards to all Belly Boys, Belisario Boys. Si JV Valdez, good morning, JV. Watching and listening po dito sa Kabanatuan City Fire Station. O, ingat po, ha? Saludo po tayo sa ating po mga kagawad ho ng pamatay sunog, ang ating po mga bombero. Good morning po sa inyo dyan. Eto, si Amanda Polinario dito po sa Manitoba, Canada. Mag-start na po kami sa 11 years old. Pagbabakuna siguro po ito, no? Good thing. Sigurong Canada, napakabilis po sila para ho pangalagaan po ang kanila pong mga mamamayan po dyan. Si Angel Shum. Angel Shum, good morning po, Sir Alex. Likewise. At si Jonel Labore, maganda umaga pa rin, Jonel. At sa inyong pamilya dyan, sa inyong kinalalagyan ngayon. Okay, sa puntong ito ay pag-usapan natin itong usapin na tungkol po sa pag-flag ng Commission on Audit o yung COA with regards po dun sa sinasabi pong pera ho, pondo na umano'y hindi tama daw hong ginastos ng ating pong Department of Health. Ang halaga po ay umabot po, no, if I'm mistaken, 67 billion pesos. At kahapon nga po sa Talk of the People, mukhang dinepensan po ng Pangulong Duterte ang alegasyon na mayroon daw hong korupsyon sa Department of Health. At ang problema lamang siguro po ay yung documentation lamang po. Ha? At sinisiguro po ng Pangulong Duterte na wala hong nawala ni isang kusing dito sa ating pong kagawaran po sa kalusugan. In fact, last kong kausap po si Secretary Duque, sinabi nga ho niya, sa total po na 67 plus billion pesos, na account na po nila ang 50 billion plus na ito po ay procured by certain agency na sila dapat po magpaliwanag po dyan. Dahil inatasan po ng Department of Health ang isa pong ahensya ng pamahala na sila po ang gumawa na bumili, procure mga gamit po, PPEs, face masks, and everything. Mga testing kits, lahat po. Idinaan po nila yan sa parang purchasing something. May grupo ho na sinabi ho si Secretary Duque ho dyan. So, accounted ang lahat ng mga ginastos, accounted at meron po mga documentation po ang kanila pong isinumiti na ngayon sa COA. At so, inaantay lang ho natin ang final pong final may termo sila, no, yung final conference ika nga ng ito yung exit conference nga po ng Commission on Audit sa gagawin po nila dahil inaantay nila ang kasagutan at explanation po ng Department of Health. Pero meron pong sinabi pong Pangulong Duterte dito po kay Secretary Duque at ibang pakinggan. Para sa alam ko gusto mo nang mag-resign. Pero alam mo rin na tatanggihan kita.
Ngayon, noon, you have attempted to resign twice. Oh, dalawang beses pala. I expect you to say something to me of this when you resign there. Sabihin ko sa'yo, hindi. Wala ka naman ginawang masama. Bakit ka mag-resign? Kung hanapin nila dyan, kung mayroon silang makita, in the end, if you find that there is mga nawala dyan, mga 500 pesos, pwede mag-demanda kayo. Punta ng Supreme Court. The Supreme Court will be a fair arbiter of things. So, ganun. Huwag kayo maniwala ng ano. Ako mismo presidente. Ako mismo ang nangako na I will protect you people. It includes your money. Do you think pabayag ako na may isa dito sa cabinet member magnakaw basket 1,000? You really think that I would allow it? Siyempre, nagdating sa akin yung report na yan, may mag-report ba talaga, sir, si ano? Marami dyan sa ibang departamento, but not the cabinet members. Yung mga papel na kulang-kulang doon sa baba, ang problema, it is attributed to the head of the department. Hindi niya kaya lahat tatignan yung papel araw-araw, susmari, Yusuf. At sasalamin po sa inyo, ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, papayag ako. You think I would allow magkabarilan kami kung ganun? So, yun po, naging tinig po ng Paulong Duterte with regards po dun sa, ano, no, sa naging observation po ng Commission on Audit tungo sa 67 billion peso COVID funds na dapat po ay malinaw kung saan po napunta. Yun nga, kahit ni isang kusing dohoy, wala naman daw hong nawala. At ito po ay nagamit ng tama ng Health Department. So, ito yung bago, no? Bago ho natin narinig. Dalawang beses pala ho na tinangka ng kalihim po ng kagawaran po ng kalusugan na mag-resign si Secretary Duque. Pero hindi po tinanggap na ating po Pangulong Duterte. So, nasa yung trust and confidence pa rin po ng Pangulong Duterte kay Secretary Duque ay napakataas pa rin po. Dahil nga, kung pagbabasehan po natin, yung mga nakalipas po mga siguro, no, nagsimula po siya sa panunungkulan noong 2016, abay meron po siya mga tinanggal ng mga cabinet members na hindi naman po lingid sa kalaman po natin o yan, di ba? Marami ho, DILG. Ilan po bang DILG secretary na tinanggal po sa kanya pong panunungkulan? I think dalawa ho yata, di ba? Dahil nga ho sa ano pa lamang, naamoy lang ho niya na meron pong kalokohan na ginawa po. So anong ginawa? Sinibak, tinanggal. So ganun rin siguro ho. Kung masasabi ho natin na meron talagang ginawang kalokohan ang Department of Health, particular siguro po si Secretary Duque, na marami ho ang humihingi na po sa kanyang resignation, humihingi na dapat po ay tanggalin na siya sa puder ng ating pong Pangulong Duterte, eh bakit hanggang ngayon ay nandyan pa rin po siya? So ibig sabihin na wala pa ni Sakatiting ang nakikita po ng Pangulo na may kalokohan pong ginawa si Secretary Duque. Maaring itong mga ingay na ito ay dulot siguro po ng siguro alam mo na yung mga batikos sa mga kabilang kampo na para siraan ang liderato po ni Pangulong Duterte kahit dahil hindi ho nila madirect eh. Hindi nila madirect yung mismong puno eh. So ang kanila pong binabanatan ito po mga kanya po mga galamay, kanya po mga army, ika nga. So, ito, they try to discredit at they try to throw punches dito po kay Secretary Duque, pero hindi po to tumatalab. Hindi po to tumatalab para masira po ang popularity, ang acceptance ng ating po mga kababayan kay Pangulong Duterte. So, try next time, yung po sa mga naninira po sa kay Pangulong Duterte. Mahirapan sila kasing tibagin eh.
ha? Dahil nga, Pangulong Duterte, alam naman natin na very straightforward. Alam niya kung meron kang kalokohan ginawa, ura-urad, pwede kanyang tanggalin. At papahiyain ka talaga. O, tulad po sa mga ginawa po niya sa mga previous po. So sige, antayin natin ha. Kung ganun pala, so mananatili pa rin po si Secretary Duque po dyan sa kanyang pong posisyon as Health Secretary. Okay. Oh, dito tayo. Dako tayo dahil we have 5 minutes to go bago mag-alas 7 na umaga. Oy, by the way, ang mga OFWs pala po ay meron na palang napauwi, no? Last night, 32 Filipinos were evacuated. Ito po yung report po na Malacanang. And are now in Doha, Qatar, awaiting their confirmed flights papunta ho ng Pilipinas. And a group of 19 Filipinos are also set to leave immediately. Sabi nga po ni Hans, ni Administrator Hans Leo Kakdak, ng OWA, eh meron po tayong 200 plus na mga Pilipinos po doon na waiting for them to be repatriated. So asahan po natin na makakabalik po sila ng matiwasay dito po sa ating pumbansa. Ha? Dahil nga ho sa kaguluhan po, tensyon na namumuo po dyan sa Afghanistan. Kita nyo naman po, hindi ko nagawa ho yata yung aking ano dito. Meron sana ko ipapakita sa inyo na yung pong mga civilian po to, no? Mga civilian po ng Taliban. Eh talagang pumasok na ho sila sa presidential palace at tinake over na ho nila. Dahil yung mismong pangulo ho doon ng Afghanistan, bumatsi na ho, sumibat sa takot. Eh baka siya po ay, baka po siya ay babalatan po siya ng buhay dyan po sa Afghanistan. Pero dahil po dyan, sana po ay pumasok na ho dito ang UN, United Nations, para ma-maintain ang katahimikan, kaayusan, yan po sa bansang yan. Dahil nga, kaya nga ho, naglagay ng interim president po dyan, para maayos po ang kanilang pong lugar, no? Pero dahil po sa matagal ng panahon, ito naman po yung mga armadong grupo ho, tulad po ng mga Talibans, sila po ay, atat na. At gusto na nun, siguro nila makuha po ang independensya po nila dyan. Independence. Pero, sa maling paraan, biro mo, magpapakita ka ba naman ng mga armas? Ha? Ito, pakita ko po sa inyo mga pig, mga larawan. Ha? Ito, example lamang po to. Yan, ho. Kita mo. Biro mo, ang mga tao na ho na nasa loob po ng presidential palace, may mga hawak na po mga baril. Nako, grabe na po sitwasyon po dyan. Yan, ho. Oh, yan po ang mga situation po dyan ngayon. Kita nyo? Marami po yan. Oh, yan, no? So, talagang yan po ang namamayani ngayon dyan po sa mismong lugar po sa Afghanistan. Okay? So, siguro atin pong ipanalangin na magkaroon po ng maayos po na ano dyan, na transition. Ha? From a true government, that sana ito po mga civilian ay maghunos-dili bago tayong magpadalos-dalos sa inyong gagawin po dyan. Okay? We have 2 minutes to go. Ito, sa larangan pala ho ng sports. Meron po tayong update po sa sports, no? Dahil nga ho, nakakopo tayo ng 4-year medals dun po sa katatapos pa lamang po Summer Olympics dun po sa Japan. Susunod naman, itong Tokyo Paralympics. Ito po ay gaganapin po sa August 24 hanggang September 5, Paralympic Games. Ito po yung ating po mga atleta na sasali po dyan. May taekwondo, may athletics, meron pong swimming, meron pong powerlifting. O meron, no? Palay mo, maka-gold na naman tayo dyan sa powerlifting, no? Sa pamagitan po ni Ashel Gion, si Alain Ganapin, si Gerald Mangliwan, si Ernie Gawilan, si Jeanette Aceveda, si Gary Behino. So good luck po sa inyo, ha. Bring home the medals. Bring home the bacon. Ha? At iwagayway ang ating pong bandila. Ito po ay suportado po ng ating pong Pangulo na sana po ay magtagumpay po tayo dito po na naman po sa isa na naman pong international event, sports event na mangyari naman po sa Japan. Ito naman po ay para sa ating mga atletang may kapansanan, pero hindi po nila iniinda yung kanila pong kapansanan, pero sila po ay lalahok sa Olympics po, Paralympics po to, ha? So good luck po sa inyong lahat.
doon po sa ating po mga atletang ito. Okay. With that, maraming salamat po sa pagsama sa isang oras po na talakayan dito po sa IZ Salasais. Until tomorrow, magkita-kita po tayo, ha? Same time, wala ho mawawala. Ito na po ang mensahe po ni Boss Edwin Cabagon. Sabay na po natin basahin. A happy person is not a person who's always in a good situation. Rather, a happy person is a person who always has a good attitude in every situation. As they say, the sharp thorn often produces delicate roses. Think good, thank God, and thank God. Please stay safe and God bless you all. Thank you po, Boss Edgar Cabangon. Aami pong chairman dito po sa Aliu Broadcasting Corporation. At magandang umaga rin po kay Ma'am Sharon Tan at sa inyo pong pamilya. Ingat po kayo, ha? At sa mga nag-birthday ngayong araw po ng Tuesday, August 17, happy birthday po sa inyong lahat. Sino ba magpapabati dito? Wala na. Okay, maraming salamat sa inyo. Uy, Mon Hilido, good morning po. At dito po sa ating pong Facebook page naman sa DWIC, mabilisan lamang po. Baka magtampo po sa atin. Eto, sina Melda Salipura, sina Pom Nuiles, Ren Aquino, Richard De Los Santos, Jalon Halon Aguinalde, Christian Galay, LMX, Francisca de la Cruz, sino po pa? Si Princess Pinute, Alessia de la Paz, at si Marie Sinuzaki. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagsama dito po sa IZ Salasais. Until tomorrow, susunod na po mga balita sa IZ Balita Nationwide. Ako po si Alex Santos. Bye for now. Thank you, winner. At thank you sa ating staff po dyan. IZ Salasais!